Alright! Hello, kamusta mga payaman? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. O kung anong oras mo mga pinapanood itong ating video na ito. So today is September 15, 2021. Ito yung araw na nire-record ko itong video na ito. At ngayong araw ay papunta ko ngayon sa BPI para mag-apply ng ATM card. So before we proceed, gusto ko muna magpasalamat sa ating mga viewers na nanood doon sa ating unang video paano mag-apply ng savings account sa BPI gamit lamang ang ating mobile app. At ayan nga, umabot tayo ng 7,100 views sa loob lamang ng 2 buwan na in-upload natin yung ating video paano mag-apply ng savings account sa BPI gamit lamang ang ating mobile phone na no need mo nang lumabas ng bahay. Habang papunta tayo ng BPI Bank para mag-apply ng ATM card, basahin muna natin yung ibang comment dito sa ating video at i-shoutout na rin natin sila. Sabi ni Nals101, ayan ang tanong niya, saan daw kukunin yung ATM? Alright? At sabi naman ni Jeremy Dayaganon, ayan, paano makukuha yung ATM? Okay, shoutout sa iyo, Jeremy Dayaganon. From IGPL, ang sabi niya, hello po, paano po mag-request ng debit ATM card para sa BPI saving app account na na-open using the mobile app? So, shoutout sa iyo, IGPL. From Steven De Silva naman, shoutout sa iyo, Steven De Silva. Ang sabi niya, makakuha po ba agad ang ATM card ko mag-request ka sa kanila? Okay? So, ayan, habang malayo pa tayo dun sa BPI Bank na pupuntahan natin, ay sagutin na natin yung ibang question kung paano nga ba mag-apply ng ATM card kapag na-approve na ang inyong online application sa pamamagitan ng mobile app ng BPI. So, ang gagawin nyo lamang is pumunta sa pinakamalapit na BPI branch sa inyong area. So take note, BPI Bank yung pupuntahan nyo, hindi BPI Family Savings Bank dahil magkaiba po yung BPI Bank sa BPI Family Savings Bank. Please make sure na tapusin mo itong buong video nito para makita mo kung ano yung other requirements na kailangan mong dalahin kapag pumunta ka na sa BPI Bank para mag-apply ng iyong ATM card. So, since malayo-layo pa yung bangko, magbasa muna tayo ng ibang comment or question doon sa previous video natin. Okay? From Mamold Medina, ang tanong niya, good day, okay lang kaya kung hindi na kumuha ng ATM card? So kung napanood nyo yung previous video ko, ang purpose ko why I open a saving account sa BPI is para gamitin sa aking stock market investment sa US na kung saan dun sa platform na yun, one of the option para makapagdagdag ako ng capital is through BPI. Kaya nag-open ako ng account sa BPI. So, ang masasabi ko lang sa inyo, Sir Mamol, it's up to you, sir, kung gusto nyo mag-claim ng ATM card or hindi na. Kasi once naman na na-approve na yung online savings account nyo sa BPI, ay pwede nyo na siyang gamitin for your online na transaction. So, hindi naman mandatory na mag-apply kayo ng ATM card. At ayan, nandito na pala tayo sa mismong tapat ng bangko. At ito, nakakuha na ako ng number 17. At nag-fill up na rin tayo ng contact tracing dahil mandatory yan. Okay? Habang nakapila ako dito sa labas ay binigyan ako ng information ng gwardiya. Salamat sa iyo Kuya Guard na i-ready ko na rin daw yung aking 2 valid ID dahil sinabi ko nga sa kanya na mag-a-apply ako ng ATM. Make sure na dalhin mo na rin kung ano yung valid ID na ginamit mo sa pag-apply online dun sa mobile BPI app.
So ayan, nandito na tayo sa loob, nakapasok na rin tayo at medyo malamig na, okay? So papunta na tayo ng information area or sa customer service. So ang unang hinahanap nga sa akin dito is yung 2 valid ID ko, at pinakita rin natin yung saving account number natin na galing dun sa mobile app ng BPI. So ayan, kapag nabigay mo na yung valid ID mo saka yung saving account number, ayan, ito yung form na kailangan mong pilapan. So parang nag-apply ka lang din ng usual ATM card. At syempre, may babayaran tayong 150 pesos na miscellaneous fee para sa ATM card. Then after that, we need to wait 4 to 5 banking days bago tayo bumalik dito sa BPI na pinag-applyan natin ng card para i-claim yung ating ATM card. At ayun nga mga payaman, papunta na ulit tayo sa BPI branch para i-claim yung ating ATM card. Today is October 4, 2021. Medyo natagalan yung pagbalik natin dito sa BPI dahil medyo na-busy tayo sa ating regular na work. Finally mga payaman, andito na rin yung ating ATM card from BPI. So kanina habang nasa bangko tayo ay hindi na tayo nakapagkuha ng video dahil sinita tayo ng guard na bawal nga naman talagang kumuha sa loob ng bangko ng video. So hindi na natin pinilit. So kanina habang nasa bangko ako, ito gamit itong temporary pin ay pinalitan ko na yung pin code ng ating ATM card for security purposes. So ayan, napakadali lang mag-apply ng ATM card sa BPI once na na-approve yung online application mo gamit yung BPI app. In my own experience, talagang malaking tulong yung mobile app ng BPI. Na kapag gusto mong mag-open ng savings account, hindi mo na kailangan lumabas pa ng bahay, makakapag-create ka na ng iyong online savings account. Muli mga payaman, maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe and God bless.